Hello guys, I'm Architect Oliver and I prepared another video para makatulong sa pagre-review nyo sa licensure examination. So today we will discuss yung SPP 2016, how to prepare the table easily. Okay? Ito yung table na sinasabi ko guys, if you are aware dun sa 2016 SPP, may mga groupings tayo doon, and then each group there's a different percentage na gagamitin natin, 5%, 6%, 7%, and then there's also a table for DAEDs and DADs. Doon sa table na yan, like shown, may mga division ng project construction cost and percentage in every category ng amount ng project construction cost. So may mga nagre-review na minememorize yung mga tables na ganyan. So hindi ako agree doon sa ganong style, kasi nung during the time na nagre-review ako, hindi ko siya minemorize. Gumawa ako ng paraan para ma-compute ko yung value according dun sa available data. Okay? I will explain sa inyo in the previous in the next slide. Okay? Yung mga tables na ganito guys, pwede nyo isulat yan sa likod ng test questions na ibinibigay ng PRC. Once na-receive nyo na yung questionnaires na yon from PRC during the actual board exam, pwede kayong magsulat dun sa likod ng questionnaires, no? Pwede kayong mag-sketch dun, pwede kayong mag-compute, whatever na isulat nyo dun, pwede. But make sure dun lang kayong magsusulat dun sa likod ng questionnaires. Pwede din naman dun sa ano, sa mga papers na dala nyo. But during the time na nag-review kami, our mentor suggested to write talaga dun sa likod ng questionnaires, kasi baka tanongin kayo ng PRC eh, yung mga proctor, baka tanongin bakit ka merong ganyang ano, separate paper ka, and then baka isipin nila nag-cheat ka or whatever. So if nakasulat or yung mga tables mo nakasulat dun sa backside nung test question, you can defend that situation, and then you can tell them na sinulat ko to right after na binigay mo yung questionnaire sa akin. So this is valid na. Okay? Pwede magsulat doon. Huwag kayong matakot. Pwede kayong magsulat doon. Okay. So, nung nag-review ako, balik na tayo doon sa topic natin. Nung nag-review ako, gumawa ako ng paraan para makompute ko yung mga numbers na yan. Okay? So, explain ko sa inyo yung paano yung ginawa ko. Okay? Dito sa right side, guys, ito yung table from SPP 2016 as our reference. Dito naman sa kabilang side, ito yung gagawin natin table. Okay? Hindi ko din naman sinasabi na gawin nyo lahat yung table dun sa likod ng test question, ha? Mauubos yung oras nyo. So, whatever is required lang, tsaka lang kayo magsulat dun or gumawa ng table kung ano lang yung kailangan. Okay? So, nung time na yun, nung nagre-review ako, so, ni-remember ko lang is group 1, group 2, group 3, and the first percentage dun sa table. For example, group 1, 5%. DAEDs. Okay? 5% DAEDs. Okay? So, alam ko naman, alam naman natin yung division ng project construction cost, which is 50 million or less, 50 million to 100 million, 100 million to 200 million, 200 million to 500 million, 500 million to 1 billion, and 1 billion and above. Okay? So, paano natin makukuha yung right after noon, alam din naman natin kung ano yung sequence niya ng percentage. Sa group 1, DAEDs, 5%. The next is 4%, 3%, 2%, 1%, and 0.5%, or one half percent of
100% of excess of 1 billion. Okay? So, yan lang yung basic na kailangan mong tandaan. So, the question is, paano mo makukuha yung amount or yung 2.5 million, 4.5 million, 7.5 million, 13.5 million? Okay? Like what I said, 5% lang yung tinandaan ko dyan. Okay? So, how ko nakuha yung 2.5 million? 50 million. Dito yung calculation natin sa baba ng screen. Okay, 50 million times 5%. Okay? Ano yung 5% ng 50 million? 2.5 million. That's it. 2.5 million. Yun na yun. And then, alam natin na pag nag-exceed ka dun sa 50 million plus 4% of excess of 50 million. Yun lang. Okay? The next question is, paano natin makukuha yung next value, which is 4.5 million? Okay? So, makikita nyo dun sa table ng PRC. 50 million nandito. And 4% is the percentage written there. Yeah? So, I use that 50 million times 4%, which is 2 million. Inadd ko lang yung previous value na na-calculate natin, which is 2.5 million. So 2 million, which is from 5 million times 4% plus the 2.5 million. Ang total nun is 4.5 million. Okay? Doon ko lang siya kinukuha. So what is available sa previous calculation? Yeah, so 4.5 million. And then, alam natin na 3% of excess of 100 million. Okay, again, the same procedure lang. 100 million times 3%, which is 3 million, plus the value that we got previously, which is 4.5 million. So 3 million plus 4.5 million is 7.5 million. So yan, guys. So pumapasok tayo dun sa table ng SPP. Yeah? So, the next value, if we will follow the procedure that we use, hindi tayo papasok. Okay? Hindi magtutugma doon. No? So, pinag-aralan ko siya. So, every time, yung value na to, dito sa 200 million to 500 million, yung percentage niya, dadagdagan mo siya ng 50%. Okay? For example, 2%. Ano ang kalahati ng 2%? Which is 1%. So, 2 plus 1 is 3%. Yeah? So, ganun lang siya. So, 2 million times the 2% plus half of the percent of that percent. Okay, so, in this case, 2 plus 1. So, 3%. 3% ang gagamitin natin. So, 200 million times 3% is equal to 6 million plus the calculated amount previously, which is 7.5 million. Ang total nun, guys, 13.5 million. Okay, so pasok na tayo dun sa table ng SPP. Okay. Then, the same procedure lang ulit dun sa 1 billion. So, 500 million times 1% nun, and then plus the calculated amount, 13.5 million, is equal to 18.5 million. Yeah? Then, alam natin na 0.5% of excess of 1 billion. So, guys, pasok tayo dun sa table ng SPP sa Group 1 DAEDS. So, hindi tayo nag-memorize. Kasi, guys, kung i-memorize nyo to, ang daming papasok sa isip nyo, baka malimutan nyo pa, patay tayo sa board exam niyan kung makalimutan niyo yung mga values na yan. Yeah? Ang dami kasi mga things na kailangan i-memorize sa board exam. So, yung mga numbers which is hindi na natin kailangan i-memorize, kung merong paraan how to do it, gawin natin. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Pag-aanin natin yung pag-review. So, yung procedure na to, you don't need to memorize. Just analyze and remember the procedure, how to get the values. Okay, so tapos na tayo dun sa DAEDS. Okay, so paano naman natin mako-compute yung DADS? Yeah? Okay,
Dun sa ano, SPP 2016, naka-mention dun guys na ang DADS or Architectural Design Services is 60% ng professional fee. Ang total professional fee natin is yung DAEDS, no? DAEDS is Detailed Engineering Design Services. So, professional fee natin, tayo din nagbabayad dun sa engineering services, yung kukunin nating engineers, sanitary engineers, electrical engineers, or whatever engineers na kailangan natin dun sa project natin. Tayo ang magbabayad nun, mga architects ang magbabayad nun. So, ang value nun is 40% ng total professional fee mo. Yeah? So, ang ibig sabihin nun, like what I written here, always remember DADS is 60% of professional fee. Therefore, DAEDS minus 40% is equal to DADS. Yeah? So, guys, for example, yung DAEDS natin, 5%, just minus 40%. 5 minus 40% is equal to 3. Very simple, right? Lahat ng values niya, lahat ng percentage na yan, minusan niyo ng 40%, you will get the values. So, 4 minus 40%, 2.4%. 3 minus 40%, 1.8%. 2 minus 40%, 1.2%. 1 minus 40%, 0.6%. And dito guys, hindi yun applicable. They kept it 0.6% dun sa 1 billion and above. And then dun sa amount, the same lang guys. Yung ano yung amount dito sa DAEDS, just deduct 40%, yun na yung values nun. And that will be exactly the same dun sa table ng SPP 2016. Okay? Again, hindi tayo nag-memorize. We just calculated it. Once we have this table, kahit na anong SPP problem with calculation ng professional fee, makakalculate na natin because meron na tayong table. Hindi tayo nag-memorize, hindi natin pinahirapan yung sarili natin. Okay? So, sa group 2, the same procedure lang, but this case, 6% yung percentage ng nakasulat dun sa SPP 2016. So, yeah, 6%, and then alam ko yung division ng amount, 50% or less, 50 to 100 million, 100 million to 200 million, 200 to 500 million, 500 million to 1 billion, and 1 billion plus. Okay, so, sequence, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yun lang yun, pababa lang ng pababa yung percentage na ginamit ng SPP 2016. So again, 50 million times 6%, 3 million. Okay? The next one, 50 million, which is nakasulat dun sa ano, sa table ng SPP. 50 million times 5%. Okay? Ano? 2.5 million plus previous amount, 3 million, 5.5 million. Kuha natin siya. Right? 5.5 million. Again, 100 million plus, times 4% plus the previous amount, 9.5 million. Again, continuous lang tayo. Again, here, like what I said in the previous slide, dito sa 200 million to 500 million, we need to add half of that percent. So in this case, 3% plus half of that, which is 1.5%. So ang total na value na gagamitin natin is 4.5%. So 200 million times 4.5% equals to 9 million plus the previous calculated amount, which is 9.5 million. Total nyo 18.5 million. Pasok tayo doon sa table ng SPP.
Okay. So, yun. Plus 2% of excess of 500 million. And then, dun sa 1 billion, 500 million times 2% is 10 million plus the calculated, previous calculated amount, 18.5 million, 28.5 million. Pasok tayo dun sa table ng PRC, ng SPP. Again, sa DADS, always remember, deduct 40%. So, 6 minus 40%, 3.6%. 5 minus 40%, 3%. 4 minus 40%, 2.4, and so on, and so forth. Yeah? Again, dun sa amount, 3 million, minus 40%, 1.8 million. 5.5 minus 40%, 3.3 million. Okay, 9.5 million minus 40%, 4.7 million. Yeah? And so on and so forth. Okay? So guys, napakadali nung way nung pag-create nung tables, no? So subukan natin. This is a group 3. Post niyo yung video and then try to make your own table using the procedure that we made. Yeah? Okay, so I hope the same tayo ng calculation. So 50 million times 7%, 3.5 million. Yeah? So 50 million times 6% plus the previous calculated amount 3.5, 6.5%. Yeah? 100 million times 5% plus the 6.5 million 11.5 million. 200 million times dito sa pagkakataon na to 4 plus half of that is 2, total 6%. So we will use 200 million times 6% is 12 million plus 11.5 million, total of 23.5 million. Yeah? And then 500 million times 3% is 15 million plus 23.5 million, total of 38.5 million. So pasok na pasok tayo dun sa calculation or sa table ng SPP 2016. And then dun sa DADS, like what I said in the previous slide natin, dun sa previous calculation natin, just deduct 40% dun sa mga percentage na yan at dun sa value na yan, dun sa amount na yan. So you will get and you can prepare yung table ng DADS. Okay? Okay guys, napakasimple, no? Oh, punta na tayo dun sa group 4. Okay? Dito sa group 4, ito yung residential. So, madali lang to. 10% for DAEDs and 6% for DADS. It's also written here na 40% yung difference nila. Yeah? So, DADS is 60% ng total professional fee. So, just deduct 40%. Okay? So, group 5, dito, okay, remember natin, 12% yung DAEDs, no? Pero guys, kung imaminusan natin to ng 40%, ang magiging value niya is 7.2%. So, contradicting siya dun sa statement ng SPP 2016 na saying na ang architectural design is 60%. Para sa group 5, hindi yun applicable. Tinanong ko din siya sa sarili ko and then sa mga mentor. And we just realized na dito kasi sa group 5, medyo special kasi yung projects na to eh. So, nakasulat naman dito, monumental buildings and other facilities requiring consummate design skill and much precise detailing. Yun yung
ano dito, reason. Much precise detailing. So, hindi applicable yung 60% ng dad. So, 7.5 ang ginamit nila. So, more than 60% yun. Okay? Yes. So, group 6, ito yung mga repetitive projects. Okay? So, first project is 100% of your professional fee. Second project, pag the same lang yung drawing, the same architect specification, everything is the same. The next project is 50% ng professional fee mo. And the third one is 40% ng professional fee. And the fourth and the succeeding project, like the same drawing, the same specification, 30% na lang yung makukuha mo doon. Dun sa professional fee mo. Okay? Yes. Eto guys. Dun sa group 7, the same lang din siya. Daeds minus 40% para makuha mo yung value nung dads. So, 10 minus 40%, 6%. Yeah, 50 minus 40%, 30. The same, 40 minus 40%, 24%. And 25 minus 40%, 15%. 15% minus 40% is 9%. Ganun lang yan, guys. Ang ginawa ko lang dito, minemorize ko lang na 1, 10, 30, 50, 51. Doon ko lang siya tinandaan. Yan, 10, 50, 40, 25, 15. Yeah. Ayun, so guys, thank you very much sa panonood nitong video na to, and I hope na may natutunan kayo dun sa presentation natin. Yeah. Always remember na hindi natin kailangan na pahirapan yung sarili natin sa pagko-compute, no? Sa pagme-memorize. If there's a way or there's an other way para mapagaan yung pagre-review natin, then do it. Ha? Sa dami ng kailangan nating i-review, pag-aanin natin yung sitwasyon. Huwag natin pahirapan yung sarili natin. Okay? So, once again, thank you very much. And God bless and good luck sa pagre-review nyo. And I hope na makapasa kayo ng board exam na ibibigay ng PRC. Thank you very much and see you for my next video.